Yes, and happy, 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 happy day po sa inyo, mga torpedoes and aficionados, and of course, sa mga taga-subaybay natin na matagal na po akong na-miss bilang vlogger. Of course, nagbabalik po ang inyong pambansang lakwatserong vlogger na ngayon ay nagsisimula na uli ng mga adventures niya. Anyway, yung pangalawang episode natin, yung unang episode natin, nakita ninyo, nagpunta po tayo sa activity ng JCI Caloocan Bantayo, kung saan meron silang project tungkol dun sa mga yung backyard farming. Oh, pinagpapawisan ako ah. No? Pinagpapawisan ang first time ulit na mag-vlog. Anyway, ito. Anyway na naman. Anyway, anyhow. No? Yung ikukwento ko ngayon sa inyo, ito yung last December pa to eh. Hindi ko magawa-gawa kasi na-busy ako ngayon. Ngayon ko palang magagawa yung opening. Ito yung tungkol sa pilgrimage ng mga descendants o yung mga kaapu-apuhan ni Lakan Dula. Kilala nyo naman si Lakan Dula, di ba? Si Lakan Dula ang kahuli-hulihang hari ng Tondo. Yung Tondo Kingdom na tinatawag. O yung sabi ng iba, polity lang, political polity. Pero, yun nga, we believe, no, sa amin, sa part namin, na itong Tondo ay isa talagang kingdom na nag-exist noon. So, every December 16, mag-birthday si Lakan Dula, Lakan Bunao Dula yung buo niyang pangalan, nagpipilgrimage yung mga apo dito sa simbahan ng Tondo. Kasi, yung Santo Niño de Tondo Parish, pinaniniwalaan na yan po ang palasyo ni Lakan Dula before. Meron pa nga yung marker. Pag pumunta kayo dun sa simbahan, makikita niyo yan. So, ito, tunghayan ninyo yung mga pangyayari, yung mga ginawa naming pagbisita, napakasimpleng celebration lang yung ginawa namin, pilgrimage, kasi nga, pandemic, nung mga panahon na yon, alert level 3, 4 pa yata. So, ganon, hindi pa siya talaga totally katulad ngayon na medyo maluwag na. So, ito, tunghayan nyo po yung mga videos kasama po namin dyan. Siyempre, ang House of Dula, nagpapasalamat din kami sa House of Kapulong na siyang host, no, ng ating ano, at saka yung sa Dulay clan na siyang syempre naging punong abala doon, may mga pakain pa, may mga pamerienda pa. And first time na nagkaroon kami ng ano, ng tinatawag na tawag dito. First time na nagkaroon kami ng pakain o blowout or treat sa mga bata doon sa paligid ng simbahan, no, nagpalibreng ice cream and may libreng tinapay din at kung ano-ano pang mga libre na binigay doon. So, tunghayan niyo po. Ito po ang videos ng aming pilgrimage sa Tondo. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long night. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so. Hey, hi, kuya. Next year, magano uli tayo, no? Babagong bagani. Mayusin ko na uli yun. Oh, sige. Kamang ng lugar na to, eh. Oo, oh, eh. Dito na dito yung palasya niya, no? Narinento. Prop, narinento na. Lagi mo. Mo yung kay Mary Johnston, di ba? Oo. Tapos nandun si Macario sa akin. Ilang lakad lang. Bakit daw wala sila ang dula? Hindi, inaayos niya nang inaayos ni Lee. Girly, the Bastida. Sweet, talk until we asleep. Every night I fall deep, but love. Yeah. Sa ano kami, yung sa Lakan Dula. Sayang mo pa 'yung bye-bye. Oh, bye-bye. Tekka na 'ol. Gusto lang
Cause you really get me, make me fall to my knees, every night I fall deep in love. Catch up on my reading, I should catch up on my eating, yeah, but it's hard to keep a thought straight with you all up in my face. Try to get you on my mind, but why should I when you're all I really like? Yeah, I feel higher than a mountain, all because of you. You and I were so sweet, talk until we're asleep, asleep. Every night I fall deep in love, yeah. Cause you really get me, make me fall to my knees, my knees. Every night I fall deep in love. The good times, I've been sleeping through the long nights, I've been shining in the sunlight, I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings, there's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling, all because thank you po sa mga po ng Lakan Bunao Dula. You and I were so sweet, so sweet, talk until we asleep, asleep. Every night I fall deep in love, yeah. Cause you really get me, make me fall to my knees. Every night I fall deep in love. Yeah, wait a minute, and dyan po, no? Napansin nyo, natunghayan ninyo, napanood ninyo yung ginawa naming pilgrimage sa Tondo noong 2021. No? Taon-taon po ito, ginagawa po ito ng mga prinsipalya, hereditary council. Ito po yung mga clans ng iba't ibang native royalties na pre-Hispanic. No? Yung mga hari at reyna nung araw, yung mga datu-datu, raha, sultan. May mga kaapu-apuhan yan at meron pong mga nakaka-trace ng kanilang ancestry na doon nga na ituturo. So kabilang na nga dito ang Dulay clan, no? At saka yung Kapulong clan at marami pa yung ibang mga member ng prinsipalya, yung Sumakwel, House of Sumakwel, at syempre yung sa Palawan, no, yung Tagbanwa tribe. At marami pang iba, no, na kasama dito sa prinsipalya clan. And patuloy pa itong lumalawak at lumalawak at lumalawak. Tandaan nyo, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol dito po sa mga taong ito, no, yung mga adventures po namin, no, sa paghahanap natin ng pre-Hispanic roots natin na talaga namang napapanahon na kasi maraming teorya, no, may mga conflicting theories, pero sabi nga natin sa umpisa ganyan, pero later on lalabas at lalabas kung ano pa talaga yung totoo, no. Ito lang sasabihin ko. Number one na totoo dyan, no, wala hong Harlika Kingdom. Okay?
Ang Maharlika po ay isang social class. So wala pong Maharlika Kingdom, meron po Maharlika social class doon sa caste system ng atin pong native o pre-Hispanic society. Yun po. Anyway, sundan niyo po uli ang susunod kong adventures. Marami pa po akong lalakbayin, pupuntahan para po sa additional informations po na inyo pong kailangan. Ito po, ang inyong lakwacherong vlogger. Siyempre, nagbabalik. Walang iba, kundi si RJ Guapito. Magsasabing, bye-bye!